galaw yung ano niya, yung script niya. Ganun si Rab. Ibig at mulajan na isang bansa. Isang bansa. Guerrilla class. Israel. Hindi. Tapos meron seed na ipinangako sa'yo. Yung dahil lalabas doon. At ang sabi niya, kung sino man ang magpapala sa'yo, baka mawala ang battery ng kami. Ha? Ispiriyal ko ang blessing ng Diyos na kay Abraham. Ang sa lahat po ng tao magpapala sa Diyos na Abraham, magpapalain ng Diyos. Alright? So dumating po yung time, lumabas po yung bansa na ito. Israel. Yung pong bansa Israel. At kaibat po ng bansa Israel ay yung law. Yung law. Yung law po na yan, mababasa nyo sa Romans 7 at 8, yan po yung tinatawag na law. Or, yeah. Right? At yun din, feeling ko, pag sinabing law of Moses, ilang law ang alam? Sampo. Kaya rin hindi bili ka ng buo. Pag bili lang po nyo mula Exodus 20, hanggang 24, ilan lahat? 613 laws. Buo po yun. Utos po sa Israel. Bakit po sila binigyan ng Israel? At bakit merong bansang Israel na naitatay? Basahin po yung dahilan. Exodus 19, 5 and 6. Basa po. Ito po yung dahilan kung bakit merong bansang Israel. Basa po yung nakakita. Exodus 19, 5 and 6. Ano po sabi niya? Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a special priesthood unto me above all people, a special priesthood. Alright, ang sabi po doon sa 6, they are kingdom of priests and a holy nation. Bakit po gano'n? Itong bansa Israel, sila po dapat yung magpapakilala sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob sa lahat ng bansa na hindi kasama sa Israel. Dapat po gano'n. Ngayon, ano ba yung layunin ng Diyos ba't binigyan sila ng kautusan? Ito ba ay layunin ng Diyos? Alam ba ng Diyos na ito'y kanilang masusunod o hindi masusunod? Alam ng Diyos, hindi po nila kayang sundan. Pero ang problema po, yung bansang Israel, sila mismo yung nagkusang loob na magpailalim doon. Ang sabi nila, ano pong sinabi nila? Nung nilay down po ni Moses, paglabas sila sa Egypt, sa wilderness, kinusap ng Diyos si Moses, nilay down po lahat ng utos ng Diyos kay Moses, at ikinwento ni Moses yun. Ano ang sagot po ng Israel? Basahin yung Exodus 19, 7 and 8 po, basa. Exodus 19, 7 and 8. Ano po sabi dyan? Exodus 19, 7 and 8. Sige po, basa. Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the Lord commanded them. And all the people answered together and said, all that the Lord had spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. Nung po nilay down ni Moses yung lahat na kautusan sa Israel, ang sabi po ng bansang Israel, o sige, lahat ng utos ng Diyos gagawin namin. Wow! Lahat daw! Eh ang Diyos po, siyempre, inahatag lang niya, tanggapin mo, hindi, nasa yan. Eh ang sabi ko, okay, we will do it. So nagkaroon po ng contract. Yun po yung Mosaic Covenant. Conditional yun. Kaya mayroong if. Yung word if po malaking bagay yun. Sino nagpailalim sa contract? Sila. Pwede namang sabihin, Pilot, hindi po namin kaya yan. Pwede namang sabihin, pero hindi. Sinabi nila. Alam po ninyo, inulit pa yun din yung Exodus 24. Binigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon. By this time, isinulat pa sa aklat. At ito ang sabi niya, anong tatanggapin niyo ba? Susundan ang sabi ng Exodus 24. Exodus 24. Kung sabi sa 24, ito po yung pangalawang beses na tinanong sila, at ang sagot po nila ay nakakatawa rin. So ang sabi sa verse 3, and Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments and all the people, lahat, and kasi isang bansa eh, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord had said
will be revived. Ano po? Nakipagsikasundo sila sa Diyos dahil yung 613 laws na inihatag sa kanila, gagawin nila lahat. Ang problema po, hindi pa nag-uumpisa, Exodus 32. Exodus 32. Sa madaling salita, kinausap ni Moses ang Diyos sa bundok ng Sinai at ibinibigay niya yung aklat. Ang problema, naiinip si Aaron at yung mga Israelite, anong ginawa? Gumawa ng ribulto ng kalb. At sinamba yung ribulto ng kalb. Ano yung unang utos? Thou shalt not have no gods before me. Una pa lang, binrake na nila. Eh kung na-break mo isang utosan, ano kung sabi ng utosan? Masaya po nyo. James chapter 2 verse 10. James chapter 2 verse 10 ko basa. Pag nabali mo isa, yung sabi sa mga school po, kunyari 100 items, nagkamali isa, wow, 99% pa pala pagkakak, eh sa Diyos kaya, basahin mo nyo, James 2.10, grabe po yan, James 2.10, basahin.